Hello, mabini all. Fajardo Luis. Luis, may tawag ka. Pardo, may tawag para sa iyo. Manuela? Anong ginagawa mo dito? Saan ka kagabi? Alam ba ni Manan dito ka? Kasama mo ba si Papa? Tinatawagan kita kagabi. Hindi mo ako sinasagot. Sorry, Manuela. Finance week na kasi kaya nag-aaral ako. Ano ba nangyari? Iiwan mo ba talaga ako, Ton? Hindi ka na babalik? Manuela. Kailangan kong bumalik ka. Bumalik ka na. Luis! Tawag ka! Taglit lang! Manuela, sandali lang. Taka lang, ha? Hello? Luis. Ha? Kailangan mong umuwi. Po? Ano po ba nangyari? Si Manuela, Luis. Patay na ang kapatid mo. Manuela? Tama na yun, Rebecca. Ang kape ko. Walang magulang na hindi naghangad ng mabuti para sa kanyang anak. Natulog ka na, Rebecca. Thank you.
Matagal mo hindi umuwi. Anak ko. Ma, anong nangyari, ma? Ang haba na nito. Anong nangyari kay Manuela, ma? Ayaw ng papa mo ng ganito. Kailan ka huling nagpagupit? Kanina ka pa inaantay ng papa mo. Ano sa biyahe? Okay naman po. Iba talagang timpla mo. Paano nangyari kayo? Mabihis ka na. Kukunin ko lang ang kapatid mo. Nakikiramay ako. Salamat, oh. Luis? Ikaw si Luis? Opo. Hindi ka na dapat bumalik dito. O? Ako ang matagal lang dapat bumalik dito. Sino ba kayo?
Makinig ka sa akin, Luis. Ang loob ay nasa labas. Ang labas ay nasa loob. Huwag na huwag kang papasok sa loob. Salve. Salve ang pangalan ko. Mag-iingat ka. Elise. Salamat sa tulong niyo. Patawag niyo lang kami kung kailangan niyo kami, Doktora. Oh, sige. Ingat kayo pa uwi. Salamat, Doktora. Salamat din. Anak, hindi ba pwedeng magtagal ka pa dito ng konti? 2 days lang na ipaalam ko, ma. 1 week po kasi. Na-miss lang kita. Next time po, ma. Kahabaan ko po. Promise. Promise? Papa ko. Ano po bang nangyari? Saan? Saan? Kay Manuela pa. Ano po bang nangyari kay Manuela? Ano pa ba ang tinatanong mo, Luis? Patay na si Manuela. Medyo matabang, Rebecca. Ha? Ang sabi ko, medyo matabang itong ulam. Ganun ba? Ewan ko, hindi ko alam. Baka panlasa ko lang. Hindi, tama ka. Matabang nga. I'm sorry, ayusin ko. Kung kailan nakahain, saka mo ayusin. Hindi na. Oo, tama ka. Bukas na. Magluluto ako ng paborito mo. Luis, anak, ikaw, anong gusto mong kainin bukas? Bukas? Oo, anak. Bukas. Bago pagkatapos ng libing ng kapatid ko, ma. Hindi ko alam. Sir Sophie. Sorry po, ma. Kanin pa, anak. Mahina ang kapatid mo, Luis. Alam mo yan. Nagkasakit siya, malubha. Yun ang nangyari. Kumain ka na. Oo.
Dumaan ako sa terminal kanina. Kinuha na kita ng ticket pabalik sa Lucena bukas. Ako na maghahatid sa'yo. Salamat pa. Hoy! Ikaw Ganesio. Malapit lang naman ang Lucena. Uuwi din naman ako tuwing Pasko eh. Okay din daw yung engineering doon, sabi ni Papa. Pwede mo palang hiramin yung mga kaset ko. Basta, balik mo lang sa case, ha? Sana masunog ang puno, Sena. Mga iwan. Direkto. Gago. Matatago ang katotohanan!
Hindi ka ba dalamin ng antok? Hindi antok ang dumalaw sa akin, Ma. Bukas pag... kapag nailibing na ang kapatid mo, matatahimik na siya. Hindi ako nihiniwala sa katang ikinamatay ni Manuela. May karapatan na akong malaman kung anong nangyari, Ma. Ba't ayaw niyo sabihin sa akin ang totoo? Dahil napakamatay ang kakambal mo, Luis. Kaya napakahirap pag-usapan. Kaya ayokong mabuksan yung... Mas gusto kong maalala na lang natin si Manuela kung paano siya dati. Bago nangyari ang lahat. Hindi ko maintindihan, Ma. Mahinang-mahinang loob ni Manuela, anak. Alam mo yun. Tama ang papa mo. Hindi yung totoo, Ma. Hindi gagawin ni Manuela. Napakatagal mong nawala dito, Luis. Wala kang kamalay-malay. Hindi mo alam lahat ng paghihirap na dinanas ng kapatid mo. Ngayon, payapa na si Manuela. Pagpahingahin na natin siya. Ginugunitan natin ngayon ang kalawang linggo ng Kwaresma. Sama-sama tayong manalangin para sa kaluluwa ng yumaong kapatid nating si Manuela. Nakagaya ka na ba? Sandali lang, tatapusin ko lang to. Pa, papaalam lang ako. Di pa muna ako aalis. Gusto ko sana mag-extend ng ilang araw. Kung okay lang po. Bakit? Sasamahan ko po muna si Mama. Mag-aalala lang po ako sa kanya. Makasarili talaga ka, Ma'am. Hindi niya iniisip na mag-exam ka. Hindi po pa. Hindi pa nga po alam ni Mama eh. Kakamatay lang ni Manuela.
Gusto ko sigurong makasama mo muna kayo. Pwede ko naman patawagan yung mga prof pala sa San Carlos. Sige, sige. Sorry. Good afternoon. Good afternoon. Tuloy po, Doktora Fardo. Dito lang po. Anak, pa-assist. Hello, long distance. Pa-connect po sa St. James, sa Mabini Hall po. Connect or charge? Charge dito. Double check ko lang yung form mo. Marel Alcantara, 15, Luwakan? Opo. First check-up mo ba to? Opo. Ilang buwan ka na? 7. Ganda. Eh, yung kasama mo? Siya po yung tatay nung bata. Sige. Madalas ka po ba mag-assist kay Doc? Hindi madalas. Pag nandito lang ako. Narito ka ba? Kahit kailan, wala ka dito para sa akin! Iniwan mo ko dito, Luis! Pinabayaan mo ko dito! Ikaw pumatay sa akin! Hindi ka mapapatawad siya kahit kailan! Luis? Luis? Anong nangyari? Tara na! Anak! Tara na! Papamin lang po. Ah. Nasa impyerno na ang kapatid mo, Luis. Huwag mo siyang tutularan. Kumusta ang pag-aaral mo? Maayos naman po. Ayoko nang maulit yung nangyari nung isang taon. Luis, narinig mo ko. Naihabol ko naman pa. Nakapasok pa rin naman ako sa DC. Wala akong pakialam kung naihabol mo at huwag mong ipagmamalaki sa akin kung napasabit ka sa listahan na yan dahil matarating ka na sa itaas, lumagapak ka pa bababa, Luis. Three weeks ako hindi pumasok dahil sa sakit. Yakamashi! Don't give me excuses, boy. Sorry pa. Hindi na po maulit.
Good. Dahil dalawang pangalan ko, Bardo. Lagi nangunguna, top of the class. Ako ang number one sa PMA nun. Walang masisigasig. Walang masisipag. Wala nang masandang magsakripisyo. Yung mga batang valediktoryan ka pa, di ba? Ang dedication was unquestionable, pero kung tangin ang mga hindi kung hindi naman ako nagpolitika. Kaya, Luis, huwag kang papayag na malampasan ka ng kahit na sino. Walang kuwang ang mga tanga at ang mga mahihina sa mundong ito. Luis, gusto ko, pag nagmarcha ka, nakatingala lahat sa'yo ng mga kasabayan mo. Dahil ikaw ang pinakamagaling. May nobya ka? O? Babae! Nobya, may nobya ka ba? Paminsan-minsan lang po. Bagay, lalaki ka, Luis. Lalaki ka. Tayo ang may tungkuling pumili, pero pagdating ng panahon, kailangan makakuha ka ng maayos na mapapangasawa. Ibigyan kita ng tip. Masarap ang malaki ang suso. Pero pagtanda, lumalaylay yan hanggang tiyan, kaya dapat yung sakto lang. Dapat iniisip ko mga ganyan. Tingnan mo ang buhok ng babae pag makapal, matigas ang bulbol, mahirap yung brotsahin. Mas maganda yung malaki ang buke, malaki ang palakang, ang bewang, dahil bukod sa masarap kantutin, hindi yan mahihirapan ng manak. Huwag ka lang sanang malasin na puro babae ang iyong magiging anak. Dahil kailangan mo ng makakatulong sa buhay para tumulong na pagpapasahan ang pangalan ko. Anak mo lang, no? Rebecca, di ba sabi ko sa'yo, lagyan mo ng tape ang ilalim ng kahon? Tinan mo, nagkala tuloy yan. Tang-tanga mo kasi! Sentido common lang yan. Minsan hindi ko alam kung saan mo nilalagay ang utak mo, doktor ka pa naman. Ito? Yan, no? Yan, anak mo, manumbana sa'yo, inuntin. Pak, kinuha ko lang. Buhay at namatay nang walang silbi. Kinuha ko lang po kasi yung tape kanina, pa may inayos lang po ako. Nakalimutan ko lang ibalik kay mama. Ako na po bala dito. Itapon ito ng mga gamit ni Manuela. Di mo na lang siya iwan. Hanggang kailan ka ba magtitiis, ma? Hanggang kailan mo ba siya bibigyan ng daylan? Pagod lang ang papa mo. Punta! Satanismo! Demonismo! Hindi yan ang itinuro ko sa'yo, Luis. Che. Matuto ka kasing dumiskate para hindi ka talunan. Lumilipad na naman yung utak mo, Luis. Ano ba? Buti niyo sa saksakan ng mga bebles. Balik niyo na.
Tagal mo hindi umuwi. Napakatagal mo na wala dito, Luis. Nandito ka ba? Nandito ka ba? Kahit kailan wala ka dito para sa akin! Luis. Bakit gising ka pa? Matulog ka na. Pinanganak ako sa La Trinidad. Alam mo ba yun? Mga 20 years na ako, hindi bumabalik. Ngayon na lang. Bakit? Dahil nabalitaan ko yung pagkamatay ni Manuela. Alam mo, Luis, hindi ko siya kilala. Niwala akong koneksyon sa pamilya ninyo. Maliban nga lang sa isa. Nanilbihan ako sa huling pamilyang nakatira sa bahay ninyo bago ito binili ng tatay mo. Batang mag-asawa yung mga amo ko. May tatlo silang anak. Puro babae. Mabait sila. Music teacher si Ma'am Marita. Manager ng bangko si Sir Jaime. Lumalaki na yung pamilya nila kaya nagdesisyon silang lumipat. Binili nila yung bahay nila. Wala pang isang taon na kalipas. Anong nangyari? Asa na sila ngayon? Patay na sila. Isang araw, si Sir Jaime kumuha ng palakol. Pinatay niya yung maghihina niya. Mula noon, sinubaybayan ko na yung nangyayari dyan sa bahay na yan. Pambawi man sa kasalanan ko. Anong kasalanan? Iniwan ko yung mga batang inaalaga ako. Takot ako. Isang buwan pa lang kaming nandoon. Paalam akong umalis. Ang papasko. Hindi na ako bumalik. Sabi mo huwag akong papasok sa loob ng bahay. Ano bang ibig mong sabihin? Sabi ng pulis, nag-amok si Sir Jaime. Na baka nabaliw sa trabaho o nanlalaki si Ma'am. Pero hindi totoo yun. Inaanay ng puot ang bahay niya. Nanglalason ng utak. Nanlulunod sa dilim. May demonyong nakatira sa bahay na yan, Luis. Kailangan ko lang malaman kung
kung anong totoong nangyari sa kapatid ko. Isa pa, pero hindi ko maintindihan na nakikita ko. Kailangan ko ng gamit ni Manuela. Yung madaling itago at hindi hahanapin.
Ako na maglalaba. Dito matatapos hanggat di siya natatahimik, ma. Munta ka na sa banyo, maligo ka na. Hindi na tayo ligtas dito, ma. Luis, huwag ka na maglala, ako na bahala dito. Sige na. Dali, anak! Tatapusin ko lang to, Arturo. Hindi naman niya inaasahan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng pinaglalaroan ka? Yung akala mo, ikaw ang amo ng kapalaran mo, pero hindi pala. Nakatali pala ang leeg mo. Ang kamay mo, ang paa mo. Ang bayag mo. Sunod-sunuran ka lang sa adelantadong Diyos. Habang ginagawa niyang palabas ang buhay mo para magsilbi ka sa kanyang dakila at putang inang aliw. Di kahit isang swerte, hindi ako binalaturan. Hindi ka pinalatuhan, Arturo. Sabi ng mga mista ko, si Rebecca ang piliin mo. Kasi siya ang magbibigay sa iyo ng maraming lalaking anak. Saan mo nakuha to, Luis? Sa kwarto namin ni Manuela. Hindi ko alam kung kailan niya ginawa yan. Pero, pakiramdam ko siya nagbigay sa akin yan. Hindi lang naman ikaw ang nagsakripisyo. Si Luis, ginawa naman niyang lahat, di ba? Nang pinilit mo siyang pumasok sa PME, kahit halos ikamatay na niya yung first year niya doon, nang pumayag ang lumipat siya, kailangan niyang iwanan yung kakambal niya dahil gusto mo sa Lucena siya mag-anak. Hindi ito galing kay Manuela. Paano niyo nalaman? Pwede nung yan, di ba? Oo, pwede to. Arturo, lahat! Lahat! Nagsabihin mo, sinusunod niya, magpasaya ka lang. Ang sa akin lang, baka naman maisip mong tanggapin ang mga hindi na mababago. At hindi lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo ay nangyayari. Dinidiktahan ba ako, Rebecca? Halos buong buhay na ni Luis na aksaya sa paghihintay sa pagtanggap mo sa kanya. Minsan ba hindi mo naisip na baka naman walang mali sa anak ko? Na baka walang mali kay Luis? Baka naman ikaw ang may kailangang baguhin at hindi siya. Naaamoy ng mundo ang kahinaan. Parang dugo na tinutukso ang pating. Kaya kailangan ko siya na maging malakas para hindi siya lamunin ito ng buhay. Akala ko malakas na siya, pero hindi pa pala. Ipapaalala ko sa kanya. Arturo! Anong binabalak mo? Arturo! Arturo, tama na! Tama na, nagmamakaawa ko sa'yo. Nawala ka si Manuela! Hindi ko kaya mawala pati si Luis! Hindi ako papaya! Hindi ako humihingi ng permiso sa'yo! Mo pa uli ang anak ko. Papa.
patayin mo kita. Ibabalik ko sa tama. At dapat ang pamilyang ito. Rebecca, kilala mo ako. Hindi na kita kilala. Hindi tayo ganito nung nag-umpisa. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa atin? Mag-iingat ka, Rebecca. Ikaw ang mag-ingat, Arturo. Alam mo kung anong nangyari nung gabing yun. Oh, Rebecca. Ebonye pa, Sinusort. Ikaw at ako ang may gawa nito. Si Manuela? Nakita ko totoong nangyari. Tama ako. Iligtas siya ng sarili niyo habang maaga pa. Hindi matatapos to kay Manuela.
ka, Luis. Para sa kabutihan mo to. Walang magaganap dito na hindi mo nalampas ang dati. Pinatigas na kita, pinalakas na kita. You have to make me proud, boy. Is that clear? Pawag pa! Is that clear? Pawag! Kung kayo na anong pinagtuturo sa inyong paralang, hindi pa akong kakakalahati ng voltahe. Para kang biig na babae na umatunga dyan! Ha! Mana! 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 Soldier! Mana! Mana! Awan na, wala po ang ginagawa. Be quiet, boy. You will address me as sir. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Tama na kagad. Mahina ka ba? No, sir. Sinanay kita para maging matikas. Huwag kang lalambot-lambot. Do you hear me? Sir! Yes, sir! Matigas ka na. Malakas ka! Sagot! Sir! Yes, sir! I can tell you! Sir! Yes, sir! As you're strong man! Soldier! Sir! Yes, sir! Sino ka? At bakit ka nandito? Sino ka? At bakit ka nandito? Pardo! Luis Pardo, sir! Si Luis Pardo. Nandito ako para ilibing ng kapatid ko. Sino ka? Sino ka at bakit ka nandito? Nandito ako para ilibing ang kapatid ko. Sali ka! Hindi mo ako malaloko! Sino ka? Arturo! Rebecca! Rebecca! Rebecca, may bago yan. Binalaan na kita. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Luis. Luis! Diyos ko, anak! Anong ginawa ko?
Malis na tayo dito. Si Papa, hindi na siya yun. Konti na lang, anak. Yan, kaya mo yan. Magpalakas ka muna, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nahahayaang maulit ito. Anong ginagawa mo dito? Walang huwang ang mga tanga at ang mga makikita sa mundo nito na aamoy ng mundo ang kahinaan. Parang dugo na tinukso ang patin. Huwag kang lalambat-lambat. Do you hear me? Para kang biit na babae na umaasunga dyan.
Cruz. Sino ka? Sino ka? Bisikleta si Manuela. Shhh! Anak ka ba ni Manuela? Kapatid ka ba ni Manuela? Sino ka? Hindi hari. Hindi pari. Kung magdamit ay sari-sari. Paro-paro. Luis, ano mo nagawa mo dito? Ba't mo siya tinago sa akin, ma? Ibuntis ba si Manuela? Ha? Kanino? Ano? Kinulong niyo ba siya? Luis, ano ba pinagsasabi mo, anak? Ano ba, tainik? Hindi ako magpapahinga hanggat yun. Luis! Tama na. Anak, sinubukan kong lahat para protektahan ka. Anak, patawarin mo. Model ako! May bigla ang party tayo! Anong pinagkagagawa niyo? Ano yan, ha? Ito, ano ito? Puro kayo mga kalandian! Pili kayo. Pili kayo. Pili kayo. Bakas na tayo, Luisa. Luisa, mamamatay na tayo dito. Sa inyong dalawa magkapatid, ikaw ang malakas. Ikaw ang mautak.
mamamangha ka, anak. Sa kayang gawin ng isa. Sa murang edad na yun, unti-unti, napaniwala mo ng sarili na lalaki ka. Pa, layas ko si Manuela. Oh! Nagbago si Arturo sa iyo. Atake mo kapatid mo! Nakuha rin na sa wakas ang hindi ko kayang maibigay sa kanya. Gusto mo rin ko sa'yo yan? Kasan mo! Yan! At tuluyan lang lago ang sarili mo si Luisa. Iwan ko siya dito. Iniwan ko ang kakampal ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Lahat tayo may kasalanan dito. Lahat tayo. Luisa. Ako siya! Anak! Anak! Demonyo si Papa! Makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung anong kademonyohan meron ang bahay na ito. Pero hindi ko hahayaan na kainin ka rin ng dilim na pumapatay sa Papa mo. Naiintindihan mo ko? Ha? Alam ko walang kapatawaran ang mga ginawa niya. Pero anak, naniniwala ko, nandyan pa siya. May natitira pa. Baka na hindi pa huli ang lahat. At kaya natin ayusin ito. Baka kaya pa natin sandahin ang Papa mo. Luisa, kailangan natin subukan. Hindi mo na mababawi si Arturo, Rebecca. Akin na siya ngayon. Mama! Nakatago ang dilim. Nakasiksik sa sulok at hindi siya napapansin. Tuso ang kasamaan. Naghihintay lang ito ng pagkakataong makapasok sa pinto ang tayo mismo ang nagbubukas. Dala ng ating puot, inggit, kasakiman, at pait. Ibang panahon. Bahay ang puna. Oh,
Walang hangganan ang lupit ng mga parusang inabot nila. Pinatindi lang ang kasamaang bumapalot sa bahay na to. Tigmaan, mga sundalong hapon. Mga babaeng ginawa nilang para usan. Rato! Mga hayop. Wala silang awa. Pinatay na ng gera ang kanilang kaluluwa. Mag-umpisa na tayo. Gagamitin ko to para kunin ng demonyong lumalamon sa asawa mo. May kahinaan ng demonyo. Hindi niya matitiis na pagmasdan ng kanyang sarili tagumpay. Sino ka? Sino ka? Magpakilala ka. Ako. Ako ang una at ang huli. Ako ang nagmahal at itinakwil. Lumaglag, lumipad at gumapang sa mga disyerto ng Judea. Hinalikan ko ang bisne ng prinsipe ng liwanag na anak ng ama sa birheng putang si Maria. Ang dami mong satsat, Satan. Wala kang kapangyarihan dito. Wala kang kapangyarihan dito. Yan ba ang sinabi niya sa'yo, hindi ba? Sasabi! Ikagaling siro! Magkano'ng isang gabi mo, Salve? Sa mga lalaking tinanggap ng iyong katawan. Matatandaan mo ba kung sino ang unang gumamit ng iyong katawan, Salve? Dinig na dinig ko pa ang haringing ng iyong ama. Ang ganda-ganda mo, Salve. Salve. Halika, Salve. Pasayahin mo ang iyong papa. Sige na, anak. Sige na. Nasabi ng ngayong nanay. Manahimik ka, demonyo! Hindi ka makakapasok. Wala kang kapangyarihan dito. Satanas! Lucifer! Amon! Asmodeus! Leviathan! Beelzebub! Among Azazel! Among Azazel!
sumpa ng Kwaresma dahil sa pagtangki ng utang inang kamuhi-muhi, anak ng Diyos na si Jesu Kristo. Ako si Azazel, sugo ni Azazel. Nagtagumpay tayo. Wala na sa kapit ng demonyo si Arturo. Ano nangyari? Bakit ako nakatali? Arturo. Magsisimula tayo ulit. Babalik tayo sa dati. Yung kumpay tayo sa umpisa. Salamat, Rebecca. Tama ka. Baboy kami mga lalaki.
kayo yung mga babae. Rebecca. Mga tanga! Hindi ko binibigyan ng kababaihan ang dulot na kapatulo. Huwag magkaroon ng mga buo sa lalaki. Kung hindi ito mahinig. Ipinagkaloob ng Diyos na patayin ang kanyang anak. Pa, ano kung po? Ipinanganak ka lang sana na totoo may bayag. Akala ko nawala ka, natakot ako. Sinungaling ka. Anong sabi mo? Ikaw ang pumatay kay Manuela. Wala kang alam. Hindi mo maintindihan. Wala ka. Alam mo ba kung ano ang mas masama sa taong gumagawa ng masama? Yung taong walang ginawa. Yung kumikit habang ginagawa ang kasamaan sa harap niya ng paulit-ulit. Tinapos ko ang paghihirap ng anak. Walang magulang na hindi naghamad ng mabuti para sa kanyang anak. Nabuhay ang bahay na ito hindi dahil sa kasamaan ni Arturo, hindi sa pagbayad mo, Rebecca. Tama si Arturo, mahina ka, wala kang silbi, inutil kang inga. Hindi ang anak ko! Lumayas ka sa anak ko! Ako nga ba talaga ang demonyo, Rebecca?
kasalanan ng pagkakasal ko. Mahal na Jesus, bigyan mo ako ng lakas. Tulungan mo ako, Luis. Umalis ka na, Rebecca. Akin na lang ang anak mo. Wala naman siyang pakinabang sa isang inutil at mahinang ina. Bakit hindi ikaw ang umalis? Ah, hindi ka makaalis. Nakatali ang kapangyarihan mo sa bahay na ito. Bakit? Ito lang bang munting palasyong binigay sa'yo ng amo mo? Luisa? Luisa, makinig ka sa akin. Hindi tayo tanga. At siya ang mahina. Tumahimik ka! Umalis ka na. Ba dito tinapo ng amo mo? O sinuka ka? Wala kang binatbat! Kaano ka ba namang kahinang demonyo? At kailangan mo pang gumamit ng tao para gawin ang mga utos mo? Anong pinagkaiba mo sa linta? Anay, uod, mga peste ang tawag ko doon. Ang ama mo. Paus na paus na ako. Bakit mo ako nasara? Kaya ako makalap. Isusuko ko sa iyong buhay na ano. Ikaw ang inutil, Azarel! Luisa, sinisipin na ako para sa lahat ng kasalanan ko sa iyo ni Manuel. Pero handa akong bayad ka na. Tumahimik ka. Tandaan mo ng anak. Kahit na anong mangyari. Tumahimik ka. Walang magulang. Tumahimik ka. Nang naghangat ng hindi. Hindi. Walang kina. Tumahimik ka. Na hindi handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Mahal-mahal ka ni Mama. Tumahimik ka! Please, Mama. Huwag kang tawag. Tumahimik sa Diyos. Tumahimik ka! Tandaan mo. Tumahimik ka! Talo na sila. Mas malapas siyang nasa loob natin kaysa sa panagahasik lang ng laging dito sa pundok. Masangsang! Ang amoy ng katuwagan mo, Rebecca. Wala kang bayag para gawin mo ang mga sinasabi mo. Pinakamahal ng pagkakalaman niyo. Alam ko sa'yo. Mahina kami. At hindi ko kailangan ng bayag. Thank you.
Anak ko sa'yo. Hawakan ko na muna. Sabihin mo lang kung gusto mo na uminom, anak, ha? Susundin daw tayo niya, Alec Perez the third. Nalalaman ba ba siya? Maliit ka pa kasi nang ulitan, bumisi ka sa kanila. Doon na muna tayo, anak, ha? Okay lang. Thank you.